Hello guys! Kumusta po? So welcome na naman sa isa na namang video ni John Libs. Kakain na naman tayo, magmumukbang ulit tayo. Pero bago po ang lahat, ay gusto ko muna magpasalamat dahil kanina may nagpadala po sa atin ulit. So ang pinadala po nila ay ito. Nabuksan ko na to kanina. Binahan ko ulit. Ito po yung color changing piao in lucky red string. Sana tama yung pagkakasabi ko. Pagkakabigkas ko. Yan po, nag-iiba-iba yan. Yan po ay mula sa The Choppy Charm. So, lagi ko po itong nasasabi sa mga vlog ko dati. Yan o. Nag-iiba na kulay yan. Minsan blue, green, violet. Depende sa mood mo. At ito po ay nagdadala ng good fortune. So, ano pang inaantay nyo? I-check nyo na sa The Choppy Charm kung ano pang nagagawa nito. At marami po silang maraming magagandang mga items pa dun. Depende sa style mo, kung ano yung kaya mo, marami po sila doon sa IG account ni The Choppy Charm. So, yan po yung picture niya at ilalagay ko yung link sa baba nung IG niya. So, yan po. Oh. Bagay, di ba? Oh. Ayos ba? So, yan po guys. Nagpapasalamat talaga ako dito sa The Choppy Charm dahil kahit hindi kalakihan ng channel natin, ay talagang pinagkakatiwalaan nila tayo. So, ano pang inaantay mo? I-check muna ang The Choppy Charm. Yan, guys. So, ano pa? Kumain na tayo. Tara! Moments later. Yan, guys. Ito na ang imumukbang natin ngayon. Meron tayo ditong crab stick. So, kunin muna natin ang ating napulot na chopstick. Yan. Kahit hindi tayo masyado marunong, mag-chopstick tayo. So, ito, guys. Meron tayo ditong crab stick, ang hindi pinapansin lagi na crab stick. At meron din tayo ditong crablets, puro tayo crab, no? Wala tayo totoong crab dahil medyo mahal 'yon sa kanak pag sumahod na tayo dito sa YouTube. At meron din tayo para sa ating pangimagas, meron tayong crema de fruta, 'yan, no? Papagalitan ako ng nanay ko pag nakita niyang may bawas na 'to. Dahil kakabili lang. At meron tayo ditong Coke, syempre. So, ano pang inaantay natin? Kumain na tayo. No? So, meron din para tayong cake naman. Bagong lahat. Mag-ano muna tayo? Tawag dito. Ano muna tayo ng cake naman para sa ating sausawan. No? Kung walang cake naman talaga, toyo talaga ang aning ko. Ang kalamansi, no? Meron din tayo ditong wasabi, kaso lang, hindi ko masyado type yung lasa nito. Mahilig ako sa mangga, pero hindi ko masyado type yung lasa nitong wasabi. Ano pang inaantay natin? Kainin na natin tong crab stick muna. So, alam nyo guys, mahilig ako sa Japanese food. Sa, tawag dito, sa tempura, salmon sashimi, yan. Yan yung una kong kinukuha pag sa buffet. Ito na yung crab stick natin, no? So, yan, kasama na natin sa ating kikuman. No? Kahit mahilig ako sa Japanese food, hindi ako masyado sanay nitong mag-chopstick. Sakto lang yung lasa niya. Masabay pa yung aso sa kapitbahay, no? Gabi-gabi na. Ngayon po ay ano na, mag-11 PM na Sunday. Yan. Mamaya, pag tumigil na, babalik po ako. Moments later. So guys, tumigil na po yung aso. Talaga naman, buti naman tumigil siya. 11 PM na, tahol pa ng tahol. Masyadong masipag. So ito, kakain na tayo ulit. Siyempre, ang panulak natin. Kailangan pa mag-memorize yan.
At alam nyo ba guys, ang crab stick ay hindi gawa sa crab. Paano mo sabi? Hindi po gawa to sa crab, gawa po ito sa isda, sa mga extenders. So, medyo nagsawa na tayo dito sa crab stick. Punta naman tayo dito sa crablets, no? In order to puto kanina nung dinner namin, no? Family ko. Pumunta po kami dyan, malapit lang dito, at umorder po ako nito. 195 pesos lang para dito sa crablets. Marami-rami na rin siya. Yan, no? Crispy-crispy yan. At meron din siyang vinegar na kasama. Hindi po ako masuka. Pero, syempre, pag mga ganyan, dapat merong vinegar. So, kumain na tayo, no? Tingnan natin kung masarap ba. Crispy pa rin naman. Ako, minsan tinatanggal ko yung ano, parang sa gilid niya. Pero ngayon, kakainin natin ng buo dahil kinakain naman ito ng buo. The best ito, the best. Ano, kuha kayo? Ito. Ang suka niya, may pipino, may sili. Guys, magno-November 1 na. Ngayon yata, October 28 na. Ayun, nanonood ako ng Kapuso Mo, Jessica, saka yung Rated K, no? Nagpapaligsahan sila kung sino yung pinaka-nakakatakot. Pero para sa akin, ang pinaka-nakakatakot pa rin ay si Nolly De Castro. Yung dati niya yung Magandang Gabi Bayan, yung pag-Sabado, di ba? Naku, talagang pinapanood namin ng mga kapatid ko. Hindi namin pinapanampas yun. Talaga nakagano kami sa TV. So guys, napag-usapan na natin yung Magandang Gabi Bayan. Magkwento muna ako na nakakatakot. Gusto nyo ba yun? So, syempre kailangan muna natin ang music, no? Ibahin natin yung music. Music! Iba ka. Bawat bata may tanong. Teka lang. Hindi yan. Hindi yan ang music na yan. Background music na nakakatakot. Yan. Alam nyo ba? Ako, wala naman talaga ako nakita ang multo, no? Pero meron ako mga narinig. May narinig ako dati. Naalala ko, kaming dalawa ng kapatid kong lalaki, nasa kwarto kami, at sa bintana, may nagsabi, kasi JR ako, nickname ko, JR, ano, buksan niyo yung pinto. Nagtingin na kami ng kapatid kong lalaki. Nandiyan na pala yung ate namin, no? Boses ng ate ko. Tapos, nung buksan daw namin yung pinto, nung binuksan na namin ng kapatid ko yung pinto, kami likod ng bahay, aso pala, aso mo malaki yun. Medyo creepy. Hindi ko alam ba't naging aso eh. Naging aso yung ate ko. Pero nakakapagtaka yun. Kasi hindi lang ako nakarinig eh. Narinig din mo kapatid mong lalaki. Tingin lang kami. Yun lang. Saka meron din ako dati. Sa bahay ng lola ko. Kasi nung college, dun ako nakatira. Nasa CR ako. No? Hirap na magkwento na may minuhuya. Nasa CR ako, bihihiyata ako nun, no? Hindi ko alam kung anong ginagawa ko nun. May parang boses na gumanan. Parang gumanan. Medyo, yung pinto naman nakalak, no? Wala namang ibang pinto. Tapos medyo boses babae pa yung gumagaman. Kaya talagang, hindi ko natapos ang pag-iihi ko talagang. Tumakbo ako ng napakabilis na pang-Olympics na takbo. Talagang, ang bilis ang takbo. Ayun. Yun lang naman yung experience. Pero ngayon, wala na. Takot yata sila sa akin. Siguro, nag-white lady kayo ko, pang ayoko lang yung mga black lady. Talagang parang nakatakot ngayon. Dito sa amin, ilikod namin, cemetery yan, pero wala naman akong masyadong nararamdaman.
Ayaw nila magpakita sa akin. Dami ko na nakwento, no? Siyempre, mag-talk muna tayo. So, ayun guys. Kain na tayo ulit. Few inches later. Tapos guys, gusto ko palang ano, i-check nyo yung FB page ni Happy Peach Business Hub. So, nandito po ako sa isang article. So, na ginawa ko ni Miss Peachy. Nagpapasalamat talaga ako kay Miss Peachy. Nakakataba ng puso yung sinulat niya. No? Nagsusulat po siya, marami siyang sinusulat. Sana i-check nyo talagang interesting yung mga sinusulat ni Miss Peachy. Hindi lang sa akin ha, kahit huwag nyo nabasahin yun sa akin. Basta i-check nyo yung page ni Happy Peach Business Hub ni Miss Peachy. So, thank you talaga Miss Peachy ha. Ngayon guys, magpanghimagas na tayo dahil medyo hindi ko na kaya ubusin itong crab stick ay 5 na lang. Hindi ko alam kung ilan nakain ko. At ito ay... Dito na tayo sa panghimagas natin. Crema de fruta yata. Oh, hindi ko sure. Pero parang ano siya. Ayan, parang napakasarap niya, di ba? So, tikman na natin guys. Sirain na natin ang kagandahan niya. Ayan. Kung kayo. Tapos na, cook natin. O, refillin natin ito. Kaya pala nandito ito, no? So guys, paano? Medyo napapahaba na tong video natin. Hindi ko na naubos, no? Epic fail po ang ating mukbang ngayon dahil masyadong marami. Hanggang sa muli guys. Bye-bye!